Minamahal. Minamahal, narito na tayo sa pinakamahalaga, ang pag-inig salita ng Diyos at ang mag-ibigay ang magkataon sa itong bilabid ordained preacher kaya ni Biñas. God bless you, at ang bilabid preacher, real galgo. Everybody say, praise the Lord. Taas yung kamay, tayo pwede malangin. O po na galing Diyos, Panginoon, maraming salamat sa dakilang pagkataon. Kalo sa amin sa araw na to ng linggo. Upang ay mapurihan, mawitan, pasalamatan ka namin, Lord. Maraming salamat sa paglangis mo sa bawat yugto niyong gawain. Sa joyful, solim, return sa mga choir, from children, adults, singles, and finest. At sa mga sandaling ito, Panginoon, sa pag-aral ng salita mo, Panginoon, langisan mo bang lingkod mo, hindi ko wala ka sa akin, wala ko magawa. Ikaw lang karunungan ang kaalaman ko, sunod na langin yung propeta, and win the Lord, deliver love and message to the brethren, I bind Satan, cast out him, that's his threat, oh Lord, in Jesus' name. Amen, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. First of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty, only to our loving God, the resurrected Savior, and I give double honor and respect to our dearly beloved and noble evangelist with the Stalmida, the end-time prophet of our loving God, and we always remember and cherish the blessed memories and precious teaching, beloved stand pastor, Linico Almida, and all beloved children, the whole Almida family. And I greet also my beloved wife, my children, my co-workers, my corporate church, and to all of you, my dearest brother, sister in Christ, at sa ating na mga webcast viewer na nanonood ngayon sa araw na to, magandang hapon po sa iyong lahat. Amen. Everybody, serve the Lord. Mamin mahal, dito na po tayo. So, salamat sa lipas na mga araw. Bigyan sa bagong tuig. Ngayon naman tayo nagkita, mga minamahal. Dahil sa kahabagan ng Panginoon, talagang hindi naman nga naging busy. May sabi na ang atong responsibilidad sa ating pamilya, sa ating sa gawain, pamilya ng Diyos, ginagampanan po natin sa kahabag at awa ng Diyos. Kaya ang Panginoon na nagbigay ng kalakasan sa atin. Amen ba? Amen. So sa araw na to, pag-aralan natin, mga minamahal, ginituwag na the best New Year's Resolution. Mayroon palang the best New Year's Resolution. Yung pinaka mabuti, amen, na New Year's Resolution. Resolution sa buhay natin, yung pagbabago, yung kalutasan ng problema, pagpapasya ng buhay natin, resolution para bilang Kristiyano. Sa labas, marami tayong New Year resolution. Pero sa spiritual, mayroon din na tawag na the best New Year's resolution. Palakpakan po natin ang Diyos. So, kayo lang pag-ibasa, kayo tayong magtagal. Philippians chapter 3, verse 7 and 8. Pag-ibasa. Libro sa mga taga-Pilipos, Kapitulo 3, versikulo 7, hantod sa 8. Ngani, bisan unsang kadaugan nga akong naangkon kaniadto, kini ako nang giisip nga kapildihan tungod kang Kristo sa 8. Sapagkat inood ang tanan akong ginaisip nga kapildihan tungod sa labawang bililhon sa pagpakaila kang Kristo Jesus nga akong Ginoo. Tungod kaniya, napildihan ako sa tanang butang o kini sila ginaisip ko ingon nga mga biya na aron lamang maako si Kristo. Amen. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng taga-Pilipos, Kabanata 3, ang talata 7 hanggang 8. Gayon man ang mga bagay na sa akin ay pakinabang, ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Oo. Sa 8, oo nga, at lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko, na alang-alang sa Kanya tiniis ko ang kalugian ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo. Palakpakan po natin Diyos, mga minamahal. Mga minamahal, sa unang bungad ng versikulo ni Apostol Pablo ay dito tayo makikita. Nga mga minamahal, sabi niya, what things were gained to me and those counted loss for Christ.
Sabi, ang lahat ng bagay na aking natanggap. Amen ba? Amen. Gayunman ang mga bagay na sa akin ay pakinabang, ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Amen ba? Oo nga, ang lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo, Jesus, na Panginoon ko, na alang-alang sa Kanya ay tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo. Everybody serves the Lord. Mga minamahal, lahat po tayo ay mayroong mga tawag na tinatangkilik sa buhay. Lahat po tayo mayroong ginatawag na prinsipyo sa buhay. At lahat po tayo mayroon tayong mga iba-ibang talento, karunungan, kaalaman nga mayroon tayo sa ating buhay nga dapat natin ipagmamalaki. Amen ba? Mayroon tayong karunungan, mayroon tayong pira, mayroon tayong talento. We have talent, we have gift, we have knowledge, we have wisdom, everything, we have our own position. Lahat ng bagay yan, pwede natin pagmamalaki. Pero sa Apostol Pablo, iba. Malaman natin mamaya kung anong kanyang the best New Year's resolution. Sabi ni Pablo, but what things we've gained to me, those I counted loss for Christ. Ang lahat na tanggap ko at napakinabangan ko kay Kristo sa aking buhay, inisip kong kalugihan lahat. Counted loss for Christ. Kalugihan lahat. Wala siyang inaring ginansya. His provision, His wisdom, His knowledge, His standing, ang kanyang pagkamalaking pwesto so ng panahon. Then before si Apostle Pablo, naging Apostle Paul, ang tawag siya Saul of Tarsus. Ibig sabihin, taong malakas ang posisyon sa unang panahon sa ilang grupo at siya pong binigyan ng authority, power ng gobernador upang, sa kanilang reliyon, upang tugisin at patayin, usigin ang mga Kristiyano. Ibig sabihin, isa basta-basta na tao. Nag-aral siya ng law from kay Master na si Gamaliel, kaya marunong siya, abogado siya eh. Nag-eskwela siya from the Master of Law, from Gamaliel, so hindi siya basta nga tao. Amen ba? Yung naabot niya sa buhay, his position and wisdom, hindi po basta-basta. Amen. Pero siya mismo nagsabi, lahat ng aking naangkin na sa akin ngayon, binilang ko kalugihan lahat sa ating Panginoon. Nung nakilala niya ang Panginoon, dala niya ang permit from the governor na punta niya mga Kristiyano sa unang panahon, patayin niya lahat. Usigin niya. Panghulihin niya, dahil galit siya pag may nagpupuri. Galit siya pag may nagasamba sa Diyos, sa Espiritu ng Katotohanan. Galit siya pag may nagbasa Biblia. Ayaw ni Pablo. Grabe, prosecutor siya. Grabe, mamamatay tao. Nang killer. Pero mga minamahal, sa kanyang buhay na ganon, isa pala siya kapinili ng Diyos. Amen ba? Nung siya po ay nang lumalakad sa dasubakan sa kanyang kabayo, while in his way in the road of Damascus para hulihin ang mga Kristiyano, suddenly, mga minamahal, may galing liwanag sa kalangitan, mga minamahal, at tumutok sa kanyang mata at yan ang dahilan na hulog si Apostol Pablo, si Saul of Tarsus, before sa kabayo at yan pong dahilan kung bakit siya po'y lumabo ang paningin. Amen ba? Amen. Amen. Lumabo ang iyang paningin, hindi siya makakita na, nabulag siya. Ngayon, anong ginawa ng Diyos? Saul, Saul, why thou hast persecuted me? Saul, Saul, bakit mo akong inuusig? Anong sabi niya? Who art thou, Lord? Sino ka, Ginoo? Wala siya makakilala sa Diyos. Amen? Who art thou, Lord? Anong sabi ng Panginoon? I am Jesus,
of Nazareth, whom thou hast persecuted. Ako si Jesus Nazareno nga imong inuusig. Ngayon di ka na makakita. Pakita ko ang himala nga ako'y ang Diyos mo nga dapat mong sambahin. Dinala siya doon, pinuntahan siya ng mga apostoles, linihan siya, pinagpipray siya, bumalik ang kanyang paningin sa kanyang mata po, hindi po kumplitong pinagaling. Malabo pa rin. Bakit? Pinaintulutan ng Panginoon upang siya, wala siyang ipagmayabang, wala siyang ipagmalaki sa kanyang karunungan, nga siya'y manatili, magpailalim, at isipin niya nga sino siya kung wala ang Diyos sa kanya. Kaya sabi ng Panginoon, you are my chosen vessel to press the gospel and to bring good tidings to the Gentiles. Ipangaral mo mang balita sa tahan ng mga hintil, kaya ikaw hintil man ka, hindi ka kumikilala sa Diyos. So he is a chosen vessel, tinawag si Apostol Pablo. Pero may limitasyon ang kanyang pagpagamit. Hindi lubusan siya pinagaling, bakit po, may purpose ang Diyos. Upang palagi maalaala niya ang kapangyarihan Diyos sa buhay niya. Kaya sabi niya, tatlong bis ako nalalangin sa Panginoon, thrice soothing the Lord. Nga Lord, pagalingin muna ko ng lubusan, maawa ka sa akin. Anong sagot ng Panginoon? Pablo, my grace is sufficient for thee. Ang grasya ko sapat na sa iyo, nga during sa imong kahinaan at panghihina, ang kapangyarihan ko ang nagpapalakas sa iyo. Para malaala niya palagi ang kapangyarihan ng Panginoon. Hindi siya magtiwala sa sarili niyang karunungan at kakayanan. Kaya sabi ni Pablo, natutuwa ako at nagagalak at pinupuri ko ang Panginoon upang palagi po manahan sa puso ko ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Pag ang Kristiyano, kulang na sa pagpupuri, kulang na ka sa kagalakan, katuwaan sa Panginoon, balimit na at hindi na palagi mananahan sa puso niya ang presensya ng Diyos. Tandaan niyo po yan. Kaya si Pablo sabi niya, natutuwa ako at nagagalak at pinupuri ko ang Panginoon upang palaging mananahan sa puso ko ang kapangyarihan ng Diyos. He always realizing that without God, he can do nothing. Palagi natin isipin, i-realize sa buhay natin na kung walang Panginoon sa atin, wala po tayong magawa. If we apart from the grace of God, we are nothing. Pagkatitigas yung puso natin, magkakasala tang tayo ng grabing pagkakasala. Kaya ang Kristiyano, mga palayo na tayo sa grasya ng Diyos, sa habag at awa ng Panginoon, we're apart from the grace of God, maybe magkaroon tayo ng grabing pagkakasala. Bakit titigas ang puso natin? Dahil hindi na po nananahan sa puso natin ang banal na presensya ng Diyos. Kaya mag-ingat ang mga Kristiyano. Huwag ka magtiwala sa sarili mo na marunong ka, may kakayanan ka, may alam ka. Minsan ang ating pagupuri para babay-babay na lang sa Panginoon, yung ating prayer para wali-wala na lang, mga minamahal na katingin-tingin, nanghangaw-hangaw na lang po tayo, parang hindi natin respeto ang presensya ng ating mga Panginoon. Huwag tayo magkumpiyansa dyan, mga minamahal. Ipasukan tayo ng pride, pasukan tayo ng carnalities, lahat magkakasala tayo. We are guilty of the most reprehensible sin. Yung itawag ng most reprehensible sin, yung kasalanan na parang tumitigas na yung puso mo na hindi ka na madala sa rebuke. Amen? Hindi mo na kaya mapagsisihan. You are guilty of the most reprehensible sin. If you apart from the grace of God, mapalayo ka sa grasya ng Panginoon na hindi ka na palagi nagsusumamo sa Diyos, hindi ka palagi naghingi ng tulong sa ating mahal na Panginoon. Si Apostol Pablo, kaya sinabi niya eh, but what things will gain to me, those I counted loss for Christ. Ang lahat kong tinatangkilik, tinanggap sa buhay ko, binilang kong kalugihan dahil kay Kristo. Everybody say praise the Lord. Hindi niya isip, ako abogado, marunong ako. Alam kong lahat, dati akong demonyo, dati akong mamatay tao, hindi niya inisip. Inisip niyang kalugihan lahat.
pag iniisip mong kalugihan, talo ka. Kaya sabi ni Mala Pastor sa akin eh, Baran, para hindi ka magka-pride, palagi yung madamang presence Diyos, isipin mo palagi na nalugi ka ng billion sa sugal. Para wala ka ng alalahanin, wala ka ng pagmamalaki, manatili ka sa paglilingkod sa ating Panginoon. Bakit? Wala ka ng balikan, wala ka ng puntahan. Bakit? Lugi ka na lahat. Wala ka ng tahanan, wala ka ng negosyo, wala ka ng pira sa bangko, wala ka mauwian. Sino pauwian mo? Kaya manatili ka sa grasya at habag ng ating mahal na Panginoon. Eh wala ka naman ipagmalaki. Kaya minsan pag may pagmamalaki ka, hindi ka mapagbigyan ng Diyos, ah, lalabas ako dahil marami na akong pira sa labas. Marami na akong negosyo sa labas. Marami na akong kamag-anak na mayaman. Marami ba pagmamalaki ka? Kaya si Pablo iba. Sabi niya, what things were gained to me, those I counted lost for Christ. Ipatuloy natin sa utso. Ano bang kasugadugtong? Basa. Libro sa mga taga Pilipos, Kapitulo 4, Versikulo 8. 3, Versikulo 8. Sapagkat tinuod ang tanan akong ginaisip ng kapildihan, tungod sa labawang bililhon sa pagpakailak kang Kristo Jesus nga akong Ginoo. Amen. Tungod kaniya napildihan ako sa tanang butang. Napildihan tungod sa Ginoo, napildihan ako sa tanan nga butang. Ug kini sila ginaisip ko ingon nga mga biya na aron lamang maako si Kristo. Ginaisip tanan biya. Biya sa Bisaya. Sa English, dam. Ang tawag yan, basura. Kung sa simpleng istorya, iti. Di ba, sa daan dyan, mamakita ka, dang for sale. Alam mo, anong yung dang? D-U-N-G. Iti pala yun. Bang abono sa pispan. Sa English, D-U-N-G, dang. Pag sa Tagalog yan, mamaya malaman natin. Sa Bisaya, biya. Parang mga biniyaan na ba? Kung imong i-realize, parang biniyaan niya. Siyempre, sagbot na, basura na, pero hindi masyado nila ma-interpret. Patuloy mo. Tapos na? O, ulitin mo. At utruhon pagbasa sa versikulo 8. Sapagkat tinuod ang tanan akong ginaisip ng kapildihan tungod. Amen. Sa labawang bililhon sa pagpakailak ang Kristo Jesus nga akong Ginoo. Amen. Tungod kaniya napildihan ako sa tanang butang. O kini sila ginaisip ko ingon nga mga biya na aron lamang maako si Kristo. Tagalog. Praise Lord. Sa aklat ng taga Pilipos, Kabanata 3, ang talata ay 8. Oo nga, ang lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan. Kalugihan. Dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala... Kagalingan, sa English, knowledge, yung karunungan, magaling. Pagkakakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko, na alang-alang sa Kanya, tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay, at inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo. Palakpakan po natin ang Diyos. Kaya mo? Lahat iniisip niya, kalugihan. Tiniis niyang lahat ng bagay. Dahil sa pagkakilala niya ng buong kagalingan, karunungan, the knowledge and excellency sa paggalabaw halagdo ng Diyos sa buhay niya na siya ay binulag at siya po'y nakilala ng Panginoon upang maligtas siya. Kaya sabi, hialang-alang ko ang lahat ng bagay, tiniis ko ang lahat ng bagay, binili kong kalugihan, biya, sagbot lahat ang lahat ng bagay upang maari ko lang si Kristo. Upang matamo ko ang Panginoon, upang palagi manalaan si Kristo sa Kanya, upang palagi sa mapalapit sa ating Panginoon. Iniisip ni Pablo, lahat binayaan, gagisakripisyong lahat, na karunungan kalaman niya, natamo niya, wala siyang iniisip na sino siya. Ang isip niya, siya po'y biya. Kalugihan. Dang. Basura. Amen ba? Amen. Everybody say praise the Lord.
Hunga ang lahat ng mga bagay inaari kong kalugihan dahil sa dakilang. For the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things. Tiniis niyang lahat ng bagay na kalugihan. Para lang, sabi niya, maatamo ko si Kristo. Ngayon ang tanong ko, sino bang pinaka-importante sa atin? Yung kayamanan? Yung karunungan? Yung posisyon? Yung provision na tanggap mo? O palagi mong matamo sa puso mo ang Panginoon si Kristo? Amen? Amen? Sipin natin. Sabi ni Pablo eh, tiniis niya at sinakripisyo ang lahat ng bagay, wala siyang natanggap. Pinalimutan niya kung sino siya. Dahil upang maari matamo niya lang ang ating Panginoon palagi. Sinugal niya ang lahat ng bagay. Kaya sabi ni Pablo, whatever was to my profit, profit kasi sa modern English yun, natamo niya, I consider loss for the sake of Christ. But what is more, I consider everything the loss compared to the surpassing greatness of the knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. Binayaan niya lahat, ang lahat ng bagay. Ngayon, anong sabi dito sa 9? Sa verse 9, pakibasa. Padayon ta sa versikulo 9. Ug makaplagan ako diha kaniya, dili nga nagabaton ako sa pagkamatarong akong kaugalingon, pinasikad sa kasuguan, kundili ni anang pagkamatarong nga pinaagi sa pagtuo kang Kristo, ang pagkamatarong nga gikan sa Dios nga nagasukad sa pagtuo. Amen. Amen. Tagalog. Praise the Lord. Sa aklat ng Pilipos, kabanata 3, ang talata ay 9. At ako'y masupunggan sa kanya na walang katwirang aking sarili sa makatuwid bagay sa kautosan, kundi ang katwiran sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katwiran ng buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. Palakpakan natin Diyos. Ano sabi niya kanina? Sinakripisyong lahat para maari ko lang Panginoon upang makita ko siya. And I found in Him. Na makita ang Panginoon nandito sa akin nga hindi po dahil sa aking sariling katarungan at kwatwiran nga sa aking sarili. Kundi, mami na mahal, kung which is through the faith of Christ. Kundi sa panampalataya sa Panginoon na ito po'y nagmumula talaga sa Diyos na mayroong panampalataya. Hindi po. Kaya sabi, binayaan kong lahat upang makita ko ang sarili ko sa Panginoon, hindi dahil sa aking katwiran. Grabe yung pagpakumbaba ni Pablo. Hindi sa aking katwiran nga sa aking mga batas, which is of the law, but that which is through the faith of Christ. Kundi sa magitan ng panampalataya ko sa ating mahal na Jesucristo at sa katwiran nga ito po'y nagmumula sa Diyos na mayroong panampalataya. Hindi po upang makita ko ang sarili ko na hindi dahil sa aking sariling katwiran na sa aking pag-iisip. Kaya ang mga minal, minsan may Kristiyano kasi umiiral yung ating sariling katwiran. Amen ba? Amen. Amen. Yung ating sarili pa rin na masusunod. Si Pablo iba. Kalugihan, inisip, binayaan, sakripisyo niya lahat upang sabihang maari ko ang ating Panginoon. Upang makita ko ang sarili ko sa Panginoon na hindi dahil sa aking sariling katwiran na sa aking sarili, kundi sa mamagitan ng katwiran nagmumula sa Diyos na mayroong pananampalataya. Everybody say, praise the Lord. Kaya sabi dito, he goes on to say, I considered him rubbish. I-consider natin itong na biya, rubbish yun, sagbot, basura.
Ang ibig sabihin ng basura, worthless material that is to be disposed of. Walang kabuluhan, worthless ng mga bagay na dapat i-dispose, itapon. Yun pong meaning ng basura. Di sa Bisaya, biya. Amen. Amen. Pudito, rabes. Ibig sabihin, sagbot. Ngayon, may ibang words na ginagamit sa rabes, basura. Ito wag na literal meaning ng rabes, yung minior. Yung minior, ang tawag yung kumpos. Alam mo ni mga uhay, pag medyo madurog na, yung mga organic nga soil, nga yun ang ginabautang sa mga bulaklak, pangpataba, pangabuno. Amen. Yung sinasabi tong basura, biya, wala na kabuluhan. Mga bagay na ito po i-dispose na, na worthless, walang kabuluhan. Pero dito, in-interpret din na gamitin daw sa ibang paggagamit, literal meaning, ito'y manure. Ang ibig sabihin, ito po'y basura na mapakinabangan na pwede pang abuno sa mga tanim. Si Pablo naging basura, pero napakinabangan siya. Yung paging basura ng sarili niya, napakinabangan siya, naging abuno siya sa mga tao sa magitan ng salita ng Diyos upang mga tao mapangaralan niya, maligtas sila. Yung ating pagkabasura, walang kabuluhan, nagpakumbaba tayo, still, pag tumamatamu natin ang presensya ng Diyos at maari na ito si Kristo, naging basura tayo sa harapan ng Diyos, ngunit tayo mapakinabangan sa kaligtasan ng maraming tao. Kailangan maging basura ka muna. Maging biya ka muna, walang kabuluhan ka muna sa harapan ng Diyos upang ating paging basura, mapakinabangan tayo ng Diyos sa kanyang gawain. Kaya kung hindi mo basurahin muna ang sarili mo, nagmayabang ka, hindi ka mapakinabangan ng Diyos. Mapakinabangan ka rin, hindi po sa mahabang panahon. Hindi marami dito mga mayayabang, nagmamalaki, dahil mayroong magarunungan, magagaling, sila po inalis ng Diyos. Hindi ko malimutan sometimes, nakausap po ang ating dearly beloved pastor. Dahil meron kaming pinuntahan na kapatiran, kapitan sa barko. Kasama ko isang preacher. Hindi niya alam, yung kapitan sa barko, kamag-anak yon Ilunggo. Pinapunta ko sa bahay nila. Tapos, tinanong kami, mga pastor, yung kasama preacher, saan kayo pumunta galing, brother Nick? Nick man itong pangalan. Doon kami galing kay Kapitan Babira. May binigay na pira kay Brother Andy. Hindi pa kami nag-usap ng mga pastor. Tinawag ko, Brian, halika. Inunahan ka gano'n ko ng mga pastor. Brian, marami dito magaling mag-preach, magagaling mangaral. Pero dahil sa pira, nawasak sila. Umalis dito bang pumunta Amerika dahil sa pira lang, nawasak sila. Gano'n ko ng mga pastor. Kung baga mga pastor, bakit po? Yung asawa ni Captain Babira, hindi na dumadalo dito, kunukuntrang malapastora mo, pati mga presyo dito. Sinabihan ako malapastor. Tama? Palaala ng propeta ng Diyos. Opo, malapastor. Sabi ko po, kamag-anak ko si Captain. Ang kamag-anak, blab, hindi mo sinabi. Sabi ko, pinapunta ako malapastor, nagpa-counsel sa akin, gusto na bumalik pang lingkod. Hindi ko na maalam kung anong ginagawa nito sa church. Kaya galing na po ako sa ibang station. Ngayon po, may pinabigay sa akin na tithes and offering. Nagbigay? Opo. Tahit sinupinig daw na ito. Umiiyak sila. Sabi naman ng pastor, mabuti baran kung yun ang puso nila. Pero base, hayluhon kanila, kumbinsin kanila, dahil sa pira, ang malapasto, totoong propeta ng Diyos. Wala akong sinasabi, pero nalaman niya. Kaya sinabi sa akin ni Captain Babira, si asawa niya, baran, mag-uping kami sa Hong Kong ng agency sa Saudi. Kunin ka namin, gawin ka namin preacher. Wala akong sinabi. Pero ang ating mga pastor, totoong propeta ng Diyos. Siya baka hayluhon kanila, kumbinsin kanila dahil sa pira. Huwag kang magtiwala na magaling ka mag-preach. Dahil sa pira, maraming winasak ng demonyo. Isipin mo kung saan ka nang galing
si Pablo Abogado marunong kriminal. Ngunit ang tinawag sa ng ating Panginoon, lahat inisip niyang kalugihan, basura, hindi niya isip kung sino siya. Wala siyang kagalingan, din nakilala niya ang kagalingan, karunungan, nagmumula sa ating Panginoon. Magpakumbaba ka, manatili ka, manalagi ka, nagtunog, baka matintal ka ng kaaway. Hindi ko makalimutan yan, mga minamahal. Kaya gagayon, yung abang lingkod nyo, ganito lang ako. Nanatili ako sa gawain niya. Dahil, isang bagay lang. Sabi ni Pablo sa ating pagpatuloy dito, bakit sinabi ko, the best New Year's resolution. Si Pablo, mayroon siyang the best New Year's resolution. Anong yung resolution ni Pablo? Ipatuloy natin dito. Sa Jesus, basahin mo. Praise the Lord, padayon to sa versikulo 10. Aron ako makaila kaniya sa gahom sa iyang pagkabanhaw ug sa pagambit sa iyang mga kasakit nga may sama kaniya sa iyang pagkamatay. 11. Aron pagkabanhaw gikan sa mga patay. 12. Antod sa 11 lang. And by any means I might attain unto the resurrection of the dead. Pangibas sa Tagalog. Praise the Lord, sa Kabanata 3 hanggang 11, sa 10 hanggang 11. Upang makikilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maghuli at ang pagkikisama ng kanyang mga kahirapan na ako'y natutulad sa kanyang pagkamatay. 11. Kung aking tamuhin sa anumang paraan ang pagkabuhay na maghuli sa mga patay. Palakpakan po natin Diyos. Ito po ang New Year's resolution ni Pablo ng the best. Sabi dito, Paul is not talking about any virtue found in himself. Si Pablo hindi siya nagsalita anong klaseng katangian, virtue, na nakita sa kanyang sarili. Kahit siya marunong abogado, siya po sabi dito, hindi inahanap anong klaseng katangian sa kanyang sarili, nga marunong siya, abogado niya. Paul is not talking about any virtue found in himself. Hindi niya inahanap ang kanyang sarili, anong klaseng ugali katangian siya. Mga minal, kundi he's actually sitting aside all with credential. Gibaliwala niya. Gisiting aside niya ang lahat ng credential ang niya naabot sa buhay. Abogado, marunong siya and saying they are worth nothing. At sinabi, itong lahat na natanggap ko is worth nothing. Walang kabuluhan kahit isa. Inari niyang biya, sagbot, basura, rabis, iti, upang matamu niya ang kapangyarihan ng Diyos. At sabi niya, it's worth nothing. They are all worthless. Lahat yan naabot ko at tatanggap ko sa akin. Lahat yan, sabi niya, walang kabuluhan. They are all worthless. Lahat. Kaya mga minamahal, isipin natin. Lahat nating abot, lahat nating katangian, lahat nating natangkilik, sana magigatulad tayo ng Apostol Pablo. Lahat, sabi niya, iniisip mong kalugihan at lahat yan, walang kabuluhan. They are all worthless. Isa lang, sabi niya, but his resolution is, ikinig ba kayo? But his resolution is this. Ano bang resolution niya? Yung pagpapasya, yung kanyang desisyon sa buhay, yung pagbabago. Sabi niya, but his resolution is this. I want to know Christ more and better. Ito po ang the best resolution ni Pablo. Nga gusto ko at makilala ko, I want to know Christ more and better. Upang makilala ko, inakripisyo ko lahat, iniwanan ko lahat, walang kabungluhan ang lahat sa akin. Dahil gusto ko lang makilalang ng lubusan si Kristo sa aking buhay. I want to know Christ more. More! And bitter. Ano yung bitter? Lalong mabuti. At more, higit pa. Nga lalo kong makilala ng higit pa at lalong mabuti kung sino ang Diyos na pinaglingkuran ko. Nasabi, it's remarkable sa kanyang buhay, hindi niya makalimutan.
na sabi, I know Christ for within 30 years. Nandito pa rin ako. For even 30 years, sabi, yet, he is resolved na ayos at naging nakilala ko ng higit na mabuti kung sino ang ating mahal na Panginoon. At nagkaroon ako ng totoong determinasyon upang pasiyahan kong sarili ko na sa lahat ng bagay ito naging magaan para sa akin na nakilala ko ng lubusan higit pa at lalong naging mabuti ang pagkakilala ko sa ating mahal na Panginoon. Sa magitan ng kanyang pagbuhay muli, the power of his resurrection and fellowship and of sharing of the suffering, na makilala niya ng lubusan ng Panginoon kung hindi na buhay sa mga matay at nagpakahirap ang Diyos, wala po tayong kaligtasan ngayon. Hanggang sa kanyang kamatayan, hanggang mamaya sa kanyang pagkabuhay muli sa mga matay, sa ating panampalataya, mga minal, tayo po'y nakikilala natin ang lubusan ng mahigit pa at grabe pa, lalo pang mabuti ang napalalim at napalalim ang pagkikilala natin sa ating mahal na Panginoon. Ang pagpakilala sa Diyos ng lubusan, to know Him Christ more and better, kailangan mga minamahal, itong resolution natin. Tungkarin natin, abutin natin deeper and deeper, higher and higher. We must know Christ more and deeper and better sa paglingkod sa Diyos. Ang ibig pakilala sa Diyos ng higit at grabe pa, kailangan palagi mong sambahin ang Panginoon. Palagi mong magkaroon ka ng kabanalan, talikuran mong kasalanan, iwasan mong pagkakasala, di para yun, makita mananahan palagi si Kristo sa puso mo, magtapat ka, magbigay ka, magpuri ka, mangaral ka, gawin mo palagi ang kalooban ng ating Panginoon upang makilabol ang mabusan, higit at mabuti pa ang Diyos sa buhay. Di pang nakulangan ka sa pagkilala sa Diyos ng higit ba at lalong mabuti, minsan yung paglingkod mo, parang relax lang. Kasi hindi mo masyado na ano eh. Wala mo ma, you cannot know Christ deepen. Hindi mo masyado na tungkad eh. Hindi mo nakikilala ng lubusan kung sino ang Diyos na pinaglingkuran. That's why wala kang pakialam. Wala kang pasanin, wala kang pag-ibig, wala kang pakialam. Kahit alam mong kasalanan, ginagawa mo. Kahit alam mong mali, ginagawa mo. Lahat, hindi mo, kasi bakit? Wala mananahan sa puso mo si Kristo. Hindi mo na sa isip, hindi mo na masyado nalalaman ng lubusan, ng higit, at lalong babuti kung sino ang Diyos na pinaglingkuran. Yan sabi ni Pablo, isang bagay lang ang aking New Year's, the best New Year's solution. Lahat tinalikuran ko. Lahat tiniis ko upang makilala ko ng lubusan kung sino si Kristo sa buhay. Isipin mo sarili mo, wala ka ng kabuluhan. Everything will be worthless. Lahat ng bagay, walang kabuluhan. Bukod iniisip mo, palagi may kabuluhan, yung profession mo, yung buhay mo, yung pera mo, yung sarili mo, marami kang ambisyon sa buhay. Minsan yung paglingkod mo, 50-50 na lang. Kaya wala kang masyado, hindi mo masyado. Kung natungkad mo kung sa Bisaya pa ang lubusan, kung sino ang Diyos sa buhay mo, kahit mawalaan ka ng lahat ng bagay, sabi ni Pablo, everything will be worthless. Walang kabuluhan lahat ng bagay, kahit mawalang lahat sa iyo, sabi ni Pablo, basta si Kristo hindi lang mawala sa iyo. Siya ang pinaka-the best sa buhay mo. Dahil ngayong panahon, kahit mayaman ka, maraming mayaman umiiyak ngayon. Maraming negosyanteng umiiyak ngayon. Maraming nalugi, grabing problema. Ang ilang naramdaman, fear and anxiety. Fear, hindi na malaman kung silang tatakbo, saan sila pupunta. Kaya because of fear, hindi sila mapakda ng virus
always wash their hands, always wearing mask and face shield sa mga katulad, because of fear. Natatakot, ano kaya mangyari sa kasunod? Anong buhay natin? That is fear. Takot yun. Pero ang takot, nakakabuti yun. Nga dapat tayong matakot upang tayo mahulog sa tukso, upang tayo mahulog sa kasalanan, upang tayo maglingkod ng lubusan sa ating mahal na Panginoon. Kaso pagkatapos ng fear, takot, papasok yung anxiety. Iba yung anxiety sa fear. Fear is different from anxiety. Ang anxiety, that is only in your mind, in your imagination. That's why sa pag-imagine mo, ano kaya mangyari sa buhay ko? Ano kayong future ko? Ano na kaya pagdating ng panahon, wala na kumakain? That is anxiety. Kaya hindi ka na makatulog. Hindi ka na makatulog, hindi mo na malaman kung dapat gawin mo because of anxiety. Ayong anak ko sa sarapit nung na-pandemic dito. Palagi na yung kuya, giresearch sa inyo anong meaning ng anxiety. Hindi niya malaman kung bakit naramdaman niya. Hindi niya maintindihan. Siya makatulog, parang balisa siya. Ano na ba nangyari? COVID? Ano ba? Ganon-ganon, mga minamahal. Sabi ko, mag-prepa. Ang solusyon dyan, alamin mo kung sino ang Diyos mong pinaglingkuran. You must pray more deeper. Umiyak ka, manalangin ka, magpuri ka. Dahil ang Diyos lang ang makasolusyon ng katanggal ng pag-alala mo, kabalaka mo, anxiety at takot. This is the author of all things. Siya lang nakalam ng puso natin. Pag matungkad mo, malaman mo kung sino ang Diyos na pinaglingkuran mo, wala kang dapat ikakatakot, wala kang dapat ikakabalaka. Mangin-mangin, bakit po? Buhay ang Diyos natin anytime. Kukunin tayo, tulungan tayo, pagpalain tayo na ipangako niya, I will never leave thee nor forsake thee. I am your helper in times of needs and trials. Siya palagi ang katulong natin. Kaya magkaroon tayo ng the best New Year's resolution to no more cries and bitter. Kinalahanin natin ng lubusan ng higit pa, more at lalong mabuti kung sino ang Diyos natin pinaglingkuran. Sundin mong kalooban niya. Sambahin mo siya. Purihin mo siya. Palakpakan mo siya. Sigawan mo siya. Magbigay ka, lahat magawin, magpakabanal ka. Mga minamahal, pag wala tayong the best New Year's resolution sa ating buhay, hindi mo ang paglingkod mo para pang naglulutaw-lutaw ka lang. Hindi ka sumasalom, walang lutaw-lutaw lang sa dagat. Dapat, you must show more Christ, more and bitter. Palalim na palalim. Pataas na pataas. Palapad na palapad. Dahil ang pagmamahal ng Diyos na pakalapan, it's beyond measure, beyond human comprehension. How high, how deep and wide is the love of Christ. Gaano kalalim, gaano kalapad, gaano kataas. We cannot reach, we cannot measure, we cannot fathom. Dahil napakalalim, di natin masukat, di natin maabot. Pero ang Panginoon, gaano man siya kalaki, how big and wide and his vast domain. Ngunit, gaano naman siya kaliit, napapasok sa puso natin. How small enough to live within our heart. Papasukin natin sa puso natin sa oras to ang Diyos natin, ang presensya ng Diyos. Purihin ka. Sabi, isang bagay lang. I want to know Christ more and better. May kapatiran kita sa dako ng Thailand, Sister Ida, ayun na nag-message sa akin. Taga Rizal, ya kuya, alam mo, pagising ko sa umaga, nagulat ako, may malaking ahas taga ganoon sa akin. Sabi niya, sumigaw ako ng dalawang bis, hallelujah, hallelujah. Gurang ko si isang tuklawin.
Sumiga ulit siya ng Hallelujah Pasin Chistim. Alam mo mga minamahal, yung ahas na malaki nakatingin lang sa kanya. Dahan-dahan umalis. Nung inanap nila, hindi lang makita. Sabi hanggang ngayon ko, hindi ko makapaniwala. Yan totoo ang Diyos natin pinaglingkod. Kahit malayo siya sa Thailand, walang sambahan doon. Merkulis, Biyernes Linggo, nanonood siya palagi sa webcast natin. Kahit hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Dahil gusto niya malaman ang lubusan, higit pa't mabuti ang pag-Diyos pinaglingkod. Deep within my soul, I want to know you, Lord. I want to know you, to feel your heart and all your mind. Looking in your eyes is the stuff within me. Crisis and I want to the best New Year's resolution of this year, 2021. Lahat ng bagay, isipin mong wala ka. Walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Katulad na Apostol Pablo, ngunit isang bagay niya ang kanyang ginawa na gusto ko makilala pa ng higit at lalong mabuti kung sino ang Diyos niya aking pinaglingkuran.
dahil siya lang ang mananahan sa puso natin. At siya lang ang ating paglikuran. Dahil walang ibang mga tulong sa atin, siya lamang. Siya lang ang mga pagligtas sa atin. Walang iba. Huwag natin ipagmalaki kung sino tayo. Kung anong naabot natin. Sabi ni Pablo, everything I gain, I counted loss for Christ. Binilang ko, wala ako. Hindi ang katwiran ko, kundi ang katwiran sa Ginoo. Nga makita ko ang sarili ko, hindi ako tumatayo sa sarili ko katwiran, kundi sa katwiran ng ating Panginoon. Iniisip ko kalugihan, basurang lahat ng bagay. Everything will be worthlessness. Just to know more Christ and bitter man. Hallelujah! Hallelujah! Alamin mo ang kalooban ng Diyos. Talikuran ang kasalanan. Sumunod sa kalooban ng Panginoon. Sumunod sa kabalalan. Sumunod sa pagbibigay. Sambahin palagi natin ang Panginoon. Magtapat tayo, magsinsiro. Yan pong pag-alam at pagkikilala ng higit at lubusan na mabuti sa Panginoon. Habang nadaman yung presensya, may mga bisita at baguhan tayo sa harapan. Habang pinapatanggap kong ating mahal nga mga bisita, kayo dyan nga matagal ng Kristiyano, habang nakaluhod ka, mukausapin yung iyong sarili para sa Diyos. Kung nakikilala nyo ba ng lubusan ng Panginoon, basi kulang pa. Kung minsan, masupak natin ang kalooban ng Diyos. Hallelujah, kulang sa pagmanahan ng pinsa puso na. Pariyo nato si Kristo sa puso natin. Mga bisita, habang nakataas yung kamay, nakapiyong yung mata, ibukaan nyo yung bibig. Sumunod kayo sa aking panalangin. Isultin nyo amahan ko sa langit. Sa ngalan ng ginoong Hesus, Ginoo, salamat sa higayon na gihatag mo kanako. Nga ako gidala mo diri sa tinuod nga pagsamba. Nga tinuod nga Dios nga gilagara. Mala Panginoon, ako'y isa ka taong makasalanan. Og nahibalo ako nga namatay ka sa cross alang kanako. Mala Panginoon, nga pangayo ko ka pasailuan sa imo. Tubang, pasailuan ko Ginoo. Pasailuan ko Ginoo. Pasailuan ko Ginoo. O gidawat ko ikaw nga akong personal nga mangluluwas, Dios og hari sa kong kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus, sa akong gidawat, Amen. O Panginoon, maraming salamat sa mga kaluluwang ito, idala mo siyang paanan. Sa mga masipag na kapatirang dadala ng mga bunga, pangawakan mo to sila, na sila patuloy maglingkod sa iyo. Na sila matuloy maglingkod sa iyo, pagalimong karamdaman, latasin problema, nga makilala ka ng lila ng higit at lubusan pang mabuti. Aron paglingkuran kanila pang nating ng araw, may sama-sama kami sa kalangitan na iyong pinangako. So natalangin yung propeta, mga pastor, bless them so much God, in Jesus' name, hallelujah. Lahat tayo'y dumalangin, mga minamahal, itas yung kamay. Sabihin natin ng Panginoon, tulungan tayo ng Diyos na makilala natin ang higit at lalong mabuti ang Panginoon sa buhay natin. Hallelujah! Upo na kilang Diyos sa mamalas, sa matinis na paismala, Panginoon, kahabagan mo, makanakan mo, Lord, sa oras na to. Tulungan mo kami. Buksan mang puso isipan namin. Nalubusan ka namin makilala
ng mahigit at lalong mabuti sa buhay natin. Hindi namin halapin namin sarili, kundi ikaw palagi ang halapin namin nga mananahan ka sa puso namin. Panghawakan mo kami, palakasin, patatagin mo kami. Baguhin mo lubusan, lisin mo kahinaan sa puso namin. Tulungan ko ang kahirapan sa buhay na pagalingin mo karamdaman namin. Tulungan mo, palain mo kami lahat. Lord, yung tamang mga desisyon namin ay para sa iyo labang kawalhatian. Dahil wala kami magawa pag wala ka. So natdalangin namin, dearly beloved pastor, bless us so much, beside children this moment, my God. In Jesus' name, sing it, hallelujah. Hallelujah. Ipatong kamay sa ulo nyo ang isa nakataas, tayo po'y dumalangit. Upo malapay na kilang Diyos sa unang talangin ng mga pastor sa mga sandaling ito, ibaba ang kapangyarihan mo sa aming kalagitnaan. Lahat maanakan mo, may taglay, problema, karapan, karamdaman sa kalang buhay, mga bisyo, karapan, alisin mo sa ngayon din sa pangalan ni Jesus. I bind the power of darkness, demons, infirmities, sickness and diseases. Cast out from them right now. In the might of Jesus, be healed, not a problem, but spice, bless that chili, pinan, sleep, peace, be well, Lord. Should they repeat, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin Diyos, mamaya mahal, at tayo pumalakpak at magkabalik sa itong lingkuranan. At tayo po ay lumukso, taas yung kamay, mamaya mahal, tulog kabisis. Hello, praise the Lord! Hello, praise the Lord! Hello, praise the Lord! Amen. So, may sa mga bisita, doon na kita'y bautismuhan sa likod, baptismal tub. Nakita'y sanina, gyapon ilisan, baptismal room. Para makompletong kaluwasan nyo, kaya may upat ang reglamento sa kaluwasan. Upat. Una, pagtuo, panginulsol. Naginulsol naman kamo, nagto. Pangtulo, bautismo sa tubig, sa ngalan ni Jesus. Araw mapatawad, malimpiyon yung kasalanan. Limpyo ka mo, mapasaylo sala. Pangupat, madawatin yung balang espiritu. Ang Diyos espiritu mo puyo sa kasing-kasing. Yan ang timbre, patik nyo, para pag-abot sa langit, dawaton mo. Amen? So, unya, mangato ka mo dito, tapos ampuan namo kamo sa iyong sikbalatian. Padayon kamo simba dire para palanginan kamo sa Dios. Wala iba makaproteksyon sa atong ginaulang sa mga pandemic, sa mga virus, problema ang Ginoo lamang, ha? Patuloy po kamo. Balik kamo niya mo. God bless you po so much. Mga minal tayo po tumayo. Sa mag-ampo tayo sa ating special offering. Pag-pray natin, mga minamahal. Lagi lang Diyos, malamang naman salamat sa mga eksunan din ng sawa sa bigyan ng mga special offering. Bless them so much, my God. Sa inyo, balik mo, magalimbas sa kanila sa pangalan ni Jesus. Manindog, tanan, mga minamahal, ang may mga sakit unya, magbalihas ka mo diri, atong lingkuran ng tabangan tagamada. Kung may mga problema, ayaw mahulaw po magdool sa mo para maliwanagan ka mo sa iyong mga problema, mga counseling.
Dool ka mo, mga minamahal. No? Ihagin nyo sa boxes natin. Huwag nyo labyan ang box na wala mo ihatag. Ikaparti sa ating buhay. Mutabang man to sa TV program na to, kada Sabado, sa PDB 4, last 16, sabi yan to last 12. Ihagin nyo po mga boxes. 5 piece pataas at sa salupa natin sa brown nga box. Patuloy po tayo magtinabangay para palagi ng kita sa Ginoo. Ayaw mag-absenta, Merkules, Biyernes, Linggo, patuloy po kita. Kaya para makilala natin lang lubusan ang ating Diyos na tagapagligtas. Itas yung gamay sa ating closing prayer. Tambilabid Barry Alan Magallanes. Malangin tayo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Malangin tayo mga minamahal. Hallelujah, mapagpala Ama. Kilang Diyos ko nandun lagi sa aming mahal na pastor. Awilis na dalamid ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Muli naman mo kami magpasalamat, mahal Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin. Hallelujah. Mahal Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Pinadamo sa amin, mahal Panginoon, yung matamis na basin siya, mahal na Panginoon. Dilibig ka rapat dapat, mahal Panginoon, mula pa sa MC, mahal Panginoon. Nandyan ka na sa Jupol, sa Suli, mahal Panginoon. Salamat sa mga buhay pa totoo, mahal Panginoon. Sa mga kapatiran, iningatan mo sila, patiksyon na sa mahal Panginoon. Salamat sa mga awitan ng mga choir, mahal Panginoon. Pinababo mo sa amin, yung matamis na basin, salamat, mahal Panginoon. Sa kilalang sawang, pagbibigay, mga ganyan tayo ng lahat. Tithes and love offering, mahal Panginoon, higit sa lahat, mahal Panginoon. Sa iyong banal na salita, mahal Panginoon, ang pagkikinigan ngayon, mahal Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Kailangan namin, Panginoon, na malaman kung sino ka talaga sa aming mga buhay, mahal Panginoon. Salamat din, mahal Panginoon, sa ilang pag-iingat, pagpunta dito, ganoon din, mahal Panginoon, sa ilang pag-uwi. Ingatan pa sa dala yung pag-ibig at pagmamahal. Itong aming sa dalangin sa iyong magkaparehang pangalan sa pangalan Jesus. Amen. God bless you po, mahalan. Maglamanuhay kita, minamahal. We love in the Lord, Jesus, love you, sir.